Pumili ng lingkod si Dr. Alan Hernandez, isa po akong internist endocrinologist. Ang ating paksa ngayong umaga ay yung iba't ibang uri ng diabetes mellitus. Apat ho ang uri ng diabetes. Pero dalawa ho ang pangunahin ho dyan. Type 1, diabetes mellitus, at yung type 2, diabetes mellitus. Yung type 1 diabetes mellitus, dati yun tinatawag ho dyan, juvenile onset diabetes mellitus or insulin-dependent diabetes mellitus. Pag sinabing juvenile onset, nakikita nagsisimula kasi pagbata pa. Hanggang ngayon, no, ganun pa rin. Kasi ang average na edad ng isang pasyenteng may type 1 diabetes ay 17 years. So bata pa. Pero actually, may mga pasyente ho kami, katulad yung pinakabata kong nakita, ay 6 months nung na-pick up ko na diabetes siya. So kahit sanggol pala, pwede. Pero nowadays, may mga natutuklasan na kahit may edad na, on average, mga 5 to 10% ho ng mga pasyenteng may type 1 diabetes ay mahigit 30 years old. Kaya hindi na ho ginagamit yung terminology na juvenile onset. Yung type 1, yung insulin dependent rather, ay hindi na rin ginagamit. Kasi may mga type 2 diabetics na later on nangangailangan ng insulin. Ang problema ho sa type 1 diabetes ay lubusan ang pagkakasira ng kanilang beta cells ng pancreas. No? Pancreas po sa Tagalog ay palay. Dyan ho na, dun ho nakalagay ang ating beta cells. No? Beta cells po ay parang factory ho ng insulin. Ang insulin ay isang hormone o protina na siyang namamahala ng asukal sa dugo, no? Na pumapasok sa ating katawan, pangunahin yung pinanggagalingan ng ating pagkain. Yeah. So, pagkasapat na ng beta cells ang nasira, nagkakaroon ng kakulangan ng insulin. So, hindi na nare-regulate yung asukal sa dugo, kaya tumataas. So, pagka problema ay kakulangan, isa lang ang solusyon dyan. Ang pinapalitan or nagbibigay ng insulin sa pamamagitan ng injection. So, yun ang gamot sa mga may type 1 diabetes mellitus. And since sira na ho yung pabrika, yung beta cells, habang buhay ho ang pag-iinjection ng insulin, unfortunately. No? So, mga pasyenteng may type 1 diabetes, hindi ho pwedeng pumalya sa pag-iinjection ng gamot. Kahit minsan, kahit isang araw, hindi ho sila pwedeng huminto. Kasi pag huminto sila, pwede ho sila magkaroon ng komplikasyon tinatawag na diabetic ketoacidosis. Isang mapanganib at nakamamatay na komplikasyon ng diabetes na nakikita rin sa type 2 pero pangunahin sa mga type 1, kung saan ang pasyente makakaramdam ng pananakit ng tiyan, parang nasusuka, parang nahirapang huminga, no? At kadalasan na papasok sa intensive care unit or sa ICU. Yan. Ang karamihan ng mga type 1 diabetic, kadalasan sila lang sa pamilya ang merong diabetes. No? Now, yung pangalawang uri, yung type 2 diabetes, ang dating utawag dito is adult onset diabetes mellitus. Kasi nagsisimula ho yan, kadalasan may 40 anyos na ho. Pero katulad din ho ng type 1, nowadays, kabaliktaran naman, meron tayong nakikita na batang-bata pa lang may type 2 diabetes na. No? For example, sa aking mga pasyente, pinakabatang type 2 nakita ko is 16 years old. No? In fact, dalawa sila. So, ang malaking dahilan ho dito ay pagbabago sa pagkain. Nauso na yung Western type of diet compared dun sa mga nakaraan. So, ang simple na kinakain ng ating mga ninuno. Ngayon, no, fast food, soft drinks, pastries, candies, ice cream, lalo na ngayong pandemic, uso yung kanya-kanyang baking sa bahay. Ayan. So, yan ay maaaring maging sanhi, no, na pagdami ng diabetes. So, actually, nagiging sanhi talaga na pagdami ng diabetes sa ating populasyon. Now, ang type 2 diabetes, ang problema, may kakulangan din ng insulin. No? Pero hindi pangunahin siya pangunahing dahilan ay yung nagkakaroon tinatawag na insulin resistance sa ang cells ng ating katawan, no, sa insulin. Meaning to say, hindi tumatalab ng maayos yung insulin na pumapasok sa ating katawan, yung ginagawa ng ating katawan.
No, kaya tumataas ang asukas sa dugo. Nagdagdag na rin diyan yung pagdami o labis-labis ng paggawa ng asukal galing sa atay natin, no? At iba pang mga proseso na siyang sanhi sa pagkakaroon ng type 2 diabetes mellitus. So essentially, ang tawag ko dyan, multifactorial. Hindi lang iisang pinanggagalingan ng problema. So yung mga type 2 diabetics naman, sila usually, in the beginning, in a small minority of cases, maaaring makakuha pa ng diet and exercise. Yung ilan, ano, kukunti na ho yun. Karamihan nangangailangan ng tabletas, no? At yung mga nakukuha ng diet and exercise, eventually, mangangailangan din ng tabletas later on. Later on, pag-uusapan din natin yung mga iba't ibang uri ng mga gamot, no? Sa sakit na ito. So, later on, mangangailangan din ng insulin. Yung tinuturok. That's why hindi na ginagamit yung terminology na non-insulin dependent, diabetes mellitus, yung type 2. Type 2 na talaga ang tawag ngayon. So, yung mga type 2 diabetics, usually, hindi kagad-agad natutuklasan. Ano? Takes more often than not, taon ang binibilang bago lubos ang malaman na diabetes pa lang ng pasyente. Kasi, in the beginning, wala naman nararamdaman ang karamihan ng pasyente. Later on, lalabas na yung mga sintomas na inong na inom, no? Kasi, naihi ng ihi din, no? So, lalo na sa gabi, yung napapansin na madalas palang umiye. And then, kain din po. No? Pero in a lot of cases, imbis na tumataba, pumapayat pa nga. Yun ang mga pangkaraniwang simptomas ng diabetes. At marami sa mga type 2 diabetics po, sa kanilang pamilya, makikita mo, marami din ang may diabetes, hindi lang sila. So, yun ang pinagkaiba nila sa mga may type 1 diabetes. Tutungo tayo dun sa pangatlong uri, yung tinatawag ng gestational diabetes mellitus. Ito yung pagkakaroon ng mataas na asukal sa dugo habang buntis. Kadalasan, bumabalik naman sa normal after delivery. Usually, natutuklasan ito on the second or third trimester of pregnancy. Now, dahil lang sa mataas, kinakailangan may baba. Kung bagya lang naman ang taas, maaaring subukan ng diet, no? For maybe 1 or 2 weeks. Pero pag hindi makuha, mabibigyan na rin ng gamot. Sa ngayon, ang pinapayo kong gamot is insulin. Pinagtatalunan pa kung talagang pwede yung tabletas, katulad ng metformin, sa mga pasyenteng diabetic. May mga bansa na siyang ginagamit ay metformin bukod sa insulin. Ako personally, hindi pa ako nakakagamit nito at ang ginagamit ko pa rin ay yung insulin na. I believe it's still being recommended as the only treatment sa atin. Although, maaaring hindi naman absolutely bawal yata, as far as I know, ang pagbibigay ng gamot katulad ng metformin. As I said, pinagtatalunan pa ho yan. Anyway, so usually after delivery, tinecheck ulit ang blood sugar. 6 weeks later, titingnan kung bumaba na ho sa normal kasi dapat bumalik sa normal. In a small number of cases, tumutuloy ho sa totoong diabetes. At pagka nagkaroon ka ng gestational diabetes, yung mga susunod na pagbubuntis mo, malaman na maging diabetic ka ulit, gestational diabetic ka ulit. And then later on, pagka nagkaedad ka, mas malaki ang chance ha, na magkaroon totoong diabetes. No? Ang isang nagkaroon ng gestational diabetes. So, pinapayo pa rin natin na kahit halimbawa ay bumalik na sa normal ang blood sugar, kung ikaw ay nagkaroon ng gestational diabetes, maganda pa rin umiwas sa mga matatamis, no? Particularly sa soft drinks. So, meron ng iba't ibang uri o ibang uri ng mga diabetes, makikita nyo sa listahan. At karamihan ho dito, hindi mga pangkaraniwan. No? Kabilang na ho rin dito, yung pagkakasira ng pankreas o kalay, sa pamamagitan ng halimbawa ng cancer o pamamaga like pancreatitis. Pero nais kong tukuyin, bagya, ang dalawang sanghi, no, ng pagtaas ng blood sugar. Ang isa dito ay yung pagkakaroon ng yung drugs na tinatawag, no, like steroids, for example, or in particular. May mga gamot na tinatawag na steroids na pangkaraniwang ginagamit for specific indications. Halimbawa po, meron ng allergy, no? Kung severe ang allergy, gagamitin mo nito, or asthma, no?
So these are drugs like prednisone, dexamethasone. Mga pangkaraniwang gamot to. Pero mabisa ho itong mga to at mga very potent na mga gamot. No? Kaya lang, ito ho, dapat pagka ginamit, very well supervised ng mga doktor. No? Hindi ho ito pwedeng abusuhin. Kasi pagka ininom ng masyado matagal, say more than 2 weeks, at mataas ang dose, no? Pwede yung magkaroon ng komplikasyon, particularly yung tinatawag na Cushing syndrome. Later on, tatalakayin din natin yan. At isa sa mga kalakip na problema dito ay yung pagtaas ng asukal sa dugo. So, pwede ka maging diabetic, gawa nito. Ang pangalawa ay yung pagkakaroon ng infections. No? Infection po by itself pwedeng makapagpataas ng asukal sa dugo. On the other hand, ang pagkakaroon ng diabetes naman ay maaaring makapagpalaki rin ang chance na magkaroon ng infection, especially kung hindi controlled ang blood sugar. So that is why mababalitaan nyo may mga napuputulan na pa o di kaya nagkakaroon ng mga sugat na doon pa lang natutuklasan ang kanilang diabetes. No? Fairly common ho yan. So drugs and then infections can increase a patient's blood sugar at makapagbigay ng sakit na diabetes mellitus. So, yan po ang iba't ibang uri ng diabetes. No? So, dyan ho nagwawakas ang ating lecture ho ngayon. Hopefully, may natutunan ho sila. At kung nais niyo po ng karagdagang kaalaman, make sure na mag-subscribe ho kayo sa aking channel, Doc Alan Music, Art and Medicine. And hopefully, magpa-notify din ho kayo para mantabayanan niyo yung mga darating nating lectures. Okay? So, again, Dr. Alan Hernandez po ang inyong lingkod. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat.